Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Ian. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Martes, sa 24 na linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo na si Sister Sonia Mondragon at ng mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudiyo o Griyego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kaya kayo ngayong lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalwa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika.
Hindi lahat ng apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kaniyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kaniyang bayan at kumalat sa buong Hudeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating laging kasama sa pamamagitan ng live streaming at ang ating laging mga nakikiisa sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan.
Paano niyo po inaalagaan ang inyong buhay? Paano natin inaalagaan ang ating mga buhay? Ang buhay natin, mga minamahal, ay hindi atin. Dapat po'y maliwanag ito sa atin. Ang buhay natin, kaloob at regalo ng Diyos. Kapag ka inangkin mo ang iyong buhay na parang sa iyo lamang, hindi mo yan basta-basta aalagaan. Marami kang gagawin sa iyong buhay na minsan ay makapagpapahamak sa iyo. Pero kapag ka alam mo na ang iyong buhay ay hiram mo lamang, dapat inaalagaan. At ang pag-aalaga sa ating buhay, hindi lamang iyong panlabas. Hindi ka lang lagi maliligo, hindi ka lang lagi magbibihis ng maganda, hindi ka lang lagi kakain ng masusustansya. Dapat din yung panloob. Dapat ikiunti-unting nagiging mabait, nagiging mapagmahal, nagiging mapagbigay. Sapagkat yan ang pag-aalaga ng buhay upang pag isinoli natin sa Diyos, kapag ito'y kinuha niya pabalik, magkakaroon naman tayo ng buhay na walang hanggan. Sa mabuting balita ngayon, pinahalaga ni Jesus ang buhay. Ibinalik niya ang buhay ng binata sapagkat alam niya na ito'y matinding pangangailangan ng kanyang ina. Ang banggit po sa mabuting balita, ang namatayan na ina ay balo. Nung panahon ni Jesus, kapag ka balo ka, tapos ang iyong kaisa-isang anak na lalaki ay namatay, ikaw ay ituturing na pinakakawawa sa lipunan. Sapagkat bilang babae nung panahong iyon, bawal kang magtrabaho. So wala ang iyong asawa, wala pa ang iyong anak na lalaki na pwedeng bumuhay sa iyo, ikaw ay mamamalimos habang buhay. At si Jesus, alam niya ang kalagayan ng babae. Kaya ang sabi nito'y nahabag siya. Si Jesus, alam ang iyong pinagdadaanan. Ang babaeng balo ay hindi humiling kay Jesus. Ni hindi sila magkakilala. Pero si Jesus, alam niya kung anong kulang sa iyong buhay. At ipagkakaloob niya iyon. Minsan hindi mo hinihingi, minsan dinidibdib mo lang, isinasa puso mo lang ang iyong mga pighati at pangangailangan, pero hindi mo nararamdaman, ibinibigay na ni Jesus. Bakit? Dahil si Jesus, mahabagin. Dahil si Jesus, nagpapahalaga sa buhay. Kaya nga po, paano mo inaalagaan ang iyong buhay? Nakakatuwa po tayo noong maliliit tayo, kayong mga magulang, nung maliliit ang inyong mga anak, talagang alagang-alaga ninyo. Ayaw malalamukan, dapat maayos ang damit, baka magkasakit. Pero habang lumalaki, bakit parang pinababayaan natin? Kapag ka sumasagot na sa atin, kapag ka nagagalit na sa atin, parang pinababayaan natin. Si Jesus kahit kailan, hindi nagpabaya sa buhay natin. Kahit ayaw mo na, gusto pa ni Jesus. Kahit nagkakasala tayo, kahit bumabagsak tayo, kahit nagkakamali tayo ng desisyon, si Jesus laging nagbibiyaya para sa ating buhay. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 551 at mga sumusunod na talata, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang buhay natin bilang tao ay parang misteryo paskwal din ni Kristo. May hirap, kamatayan, at pagkabuhay. Ang buhay natin, mga minamahal, sadyang bahagi niya ng hirap. Minsan sadyang bahagi niya ng kamatayan. Kailangan mamatay sa sarili upang malaman natin ng ayos ang buhay na ipinamamalas sa atin ng Diyos. At sa bandang huli,
laging mayroong pagkabuhay, ang tunay na buhay sa piling ng Diyos. Nawa po, habang tayo inaalagaan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo rin. Alagaan natin ang ating buhay hindi lang panlabas, higit ay panloob, upang sa katapusan itong buhay na hiram, maisaulit maibalik natin ito natin sa Diyos at magkamit ng tunay na buhay sa langit. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Siya ang tunay na nagbibigay ng buhay, sabihin ninyo, Panginoon, tulungan mo po ako magpahalaga sa aking buhay. Hindi maging makasarili, kundi alagaan ito, maibahagi sa iba, upang sa huling sandali ng aking buhay, maibalik ko ito sa iyo, ang buhay na hiram, upang magkamit ako ng tunay na buhay sa langit. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa araw-araw
kamiya diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahari. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Oh.
narito ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kaloob naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tatlo, ngayon pong darating na January 2025 ay tutulungan ng pambansang Dambana ang 129 Plenary Assembly ng mga Obispo ng Pilipinas na gagawin dito sa Arsidiosesis ng Lipa. May mga servers po tayong namimigay ng mga sobre, may mga sobre din po sa paligid ng simbahan upang mapaglagyan ng inyong tulong, at ang ating panalangin at tulong pinansyal ay malaking bagay para sa pagtatangupay ng kanilang malaking pagpupulong na ito. Nagpapatuloy po ang ating Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio, alas 5 tuwing araw-araw at alas 6 ng gabi tuwing araw ng Linggo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Magagabayan kayo ng ating mga schedule sa ating Facebook page, sa ating screen at sa mga tarpaulin sa paligid ng simbahan. Nawa po kayong lahat ay makiisa sa mga pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 10 ng umaga, ito rin po'y misa ng pasasalamat sa ating mga pamimigyan ng mga tulong mula sa iba't ibang bayan dito sa atin sa Batangas bilang gawain at tulong ng ating Hermana Mayor para sa pagdiriwang ng kapistahan ni Padre Pio. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo,
mga imahen, mga dasalan, mga healing wrap, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Available po ang mga rosas sa paligid ng simbahan, kulay puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan, maaari nating ialay kay Padre Pio. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging palaguin at alagaan ang buhay. Salamat sa Diyos.